Buenos días, amigos y amigas. Nitong huli po, may deklarasyon po si outgoing Education Secretary Leonor Briones na may panawagan po siya sa kwan po sa susunod na Education Secretary si Vice President Sara Duterte na huwag daw po ibaliwala palitan o ikalimutan yung history ng bansa natin. So, turuan pa daw po yung mga bata yung kwad, yung true history ng bansa. At sinabi po ito ni Secretary Briones bilang biktima po siya. Isa po siya sa mga biktima ng martial law na kung saan po si President Ferdinand Marcos Sr. ay nagkulong po, inorderan yung pagkukulong ng mga kalaban niya sa politika na 70,000 katao po na pinakulong niya, 30,000 katao pinatorture, pinarape at minalos sa kulungan, 3,000 po ang napatay at 70 po ang nawawala o yung tinatawag natin disaparecidos. So, at yun po, sinabi rin ng PCGG at ng Guinness Book of World Records na nagnakaw si Marcos Sr. ng $10 billion or katumbas ng kalahating trilyon sa halaga ngayon. So, ito po, sinasabi ni Briones na wag tayo gumawa ng revisionism. Ina-address niya kay Sara Duterte dahil kailangan ng isang bansa ng history na tama. Hindi po yung binabago natin yung history natin. Otherwise, we cannot move forward, di ba? Sabi nga ni Juan, ni Jose Rizal, yung in Tagalog na parang if you don't recognize your past, you cannot move forward. So, yun po. Sabi ni Leonor Briones, hindi ako napapagod na ulit-ulitin na mag-catch up tayo sa nangyayari sa mundo. Anong nangyayari sa pinakabago, pinaka-exciting na development sa mundo? Pero huwag nating kalimutan, kailangan natin itanim natin sa isip natin yung ating kasaysayan, yung hirap na dinanas din natin bilang isang bansa, yung ating mga bayani. Yun, sinabi ni Briones. That makes us distinct from robots or machines. So, sabi niya, we are looking forward na ipagpatuloy ang mandato ng konstitusyon natin sa Pilipinas na to teach Filipino child the quality education. So, yun po. At dapat daw po, hindi lang po ibaguhin yung what happened in the past. Sabi nga niya, I was there when the EDSA revolution happened. It's a national and global event that was a turning point in our country's history. An opinion poll will not change the fact that EDSA revolution happened and it is recorded in our history. Reaction po niya ito na doon po sa sinasabi na fake, hindi daw po nangyari yung EDSA revolution at fake news daw yun. At kahit daw po yung mga pagnanakaw ni Marcos. Ganun lang po, kahit sa ibang bansa po, kahit sa Berlin, sa Germany po, sa Berlin, Frankfurt, sa Munich, na napuntahan ko na po, ay sa buong Berlin po, meron talaga sila batas na tinuturuan talaga ang mga estudyante kung anong ginawa nila, pagpatay nila sa mga libo-libong, daan-daan libo na Jewish, yung anong ginawa ni Hitler, anong ginawa ng mga leaders nila. Kumbaga, ginagawa po nila guide yung past nila para hindi nila ma-repeat o maulit yung mga pagkakamali ng mga dinuno nila. Kasi ang Germany po, kilala po na sila po yung parang isa sa mga nagsimula yung First World War, kaya na
they were punished and they were made to pay yung cost of war, cost of damages sa Europe po sa Treaty of Versailles. Pagkatapos sa kaya nga po yun ang ginawa niya dahilan to again start World War II. So lahat po ito pinag-aralan nila. And in fact nga po meron sila po mga batas, hindi lang nila pinakulong yung mga may war crimes, kundi kinalimutan, kinakahiyaan nila si Hitler. Kahit po yung paggawa ng Heil Hitler salute po, pwede ka pabayaran doon ng multa ng nakakalaga ng 100 to 200,000 kung sa pesos po. At marami na pong mga turista na fine, kahit mga foreigner po, kahit mga Chinese na gumagawa noon ng mga pasaway. Pero si vlogcaster po, ginawa ko 'yun at pinapicture ko po ganun. Parang may way of giving dirty finger to Hitler po. Doon po sa lugar na tinatawag nila Brandenburg Bridge, kung saan po parating dumadaan si Hitler. Pero sa kanila po, bawal po 'yun. So, as a result po, hindi na because they learn from the past, because they admit hindi nila binabago yung past, in-acknowledge nila may kasalanan ng mga ninuno natin, may makasalanan ng mga past leader natin, hindi na po nila inuulit yung past nila. Hindi na po sila nag-invade ng ibang bansa ngayon, hindi na po sila ina-allow yung mga palaway na leader na mapunta sa gobyerno nila. As a result, Germany is one of the most progressive country in the world. Most progressive country in the European Union. Kumbaga, you have to learn from your past. You have to learn from your mistakes. Otherwise, you will repeat those mistakes over and over. Tayo po, dahil hindi natin kinukulong na yung mga nagnakaw at pumatay sa kwan natin, sa history natin, paulit-ulit ginagawa natin po yung mga mistakes of the past, paulit-ulit, walang katapusan, circle of mistakes, over and over and over and over in the past 40 years. So ito po, maganda itong panawagan ni Secretary, outgoing Secretary Leonel Briones, and tayo po, let us resist revisionism. I-start po natin sa mga pamilya natin. I-share nyo po itong vlog ni Vlogcaster. I-share nyo itong link. Ipanood nyo po sa mga kabataan ngayon na tinarget talaga na baguhin ng pag-isip ng mga Marcos trolls through TikTok, through YouTube, through Facebook. It is time po for us to teach them what really happened in the past so that there will come a time po hindi na po natin ulitin yung mga past mistakes natin, and then we will progress as a nation finally. So tutukan po natin itong ika-counter po natin itong revisionist policies ng Marcos government, at sinabi na ni Marcos, ni Bongbong Marcos, na gagawin nila ito, i-revise nila yung history. So i-resist and i-fight po natin ito even through social media, kasi yan po ang gagamitin nila laban sa atin to revise history. And let us not forget EDSA, let us not forget martial law, and let us fight any attempt to change that, because that is the only way we can progress as a nation. So again, thank you very much for watching. Please ask your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. See you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.